So, doon naman ngayon tayo sa papunta ka na sa Miss Universe ngayon. Now, kami, maybe because fanes kami, and yung appearance mo na bigla kang pumayat, feeling namin nanalo ka na doon. Pero ako naman, may tendencies na akong maging admin noon. Hindi pa ako tita kasi 2016 na pala tita. Pero ako, sa Norman pa rin. Sa Norman. Sa Norman. Okay. Pag nagkikita kami ni Sir Norman, alam naman, kilala niya ako because of that. So sabi ko, pag ako tinatanong, ako honestly na-feel ko kasi medyo sobrang naging involved na yung organization at naging involved yung mga local designers. Before, hindi sila ganun ka-involved. They would make clothes. Pero nung nakita ko yung, you know, mga 2 weeks or like a week before you left, para kayong blitzkrieg na nagpasabog kayo ng sobrang daming photo shoots. Sabi ko, hindi pa to ginagawa sa isang local candidate. Kaya pag medyo ang dami na nilang involvement, feeling ko ay ang daming backup ni Pia. Gustong manalo nito. Like with the Leslie Mobo shoot, the ones with the Francis Liberan, these were the ones na nirelease bago ka umalis eh. Na-feel mo ba yun? Tama ka doon, Tito. Hindi pa uso talaga yung mga tinatawag nating pasabog noon. Accidentally lang nangyari yun. Ang nangyari kasi during yung pumapayat na ako, tapos kailang nagpapa-test shoot ako sa mga photographer at nagpapa-style ako sa mga designer, ganyan. Kasi hinahanap ko yung look ko. So, that was my way of finding the right color of the gown, the right hair, the right makeup. So, parang test look lang ang training purposes yung mga shoot na yon. Training purposes for me. And honestly, not everyone said yes. Hindi lahat talaga nag-no. At meron ding mga magazine na hindi ako tinanggap or tinanggihan akong... Sana minarkahan mo. Minarkahan mo sana sila. Ano, merong mga hindi pumapansin sa akin noon. Kasi yung ginagawa ko nung tita, ako yung lumalapit sa kanila. So, kunyari sa photographer, uy, may shoot kayo ng araw na to. Pwede yung makisingit sabay, kunan mo lang ako ng a few shots, naka-makeup na ako pagdating ko. Ganon, so, kisingit lang ako sa photo shoot. Kaya minsan pag may mga shoot ako, kunyari sa isang photographer, pansin mo isa lang, isang layout lang. Kasi ano yun eh, sumisingit lang ako sa shoot nila. Ano, nakikiusap lang ako, tapos... tinutulungan din ako ng mga kaibigan ko, syempre noon, sila RV, sila Jerry, kung sino yung mga makakausap ko ng mga designer, photographer, tulungan nyo ako, singit nyo ako, ganyan. Tapos, syempre, humihiram kami ng gown, so gusto din naming ishoot para pasalamatan yung gown designer, ganyan. Magazine naman, lapit ako sa kanila, minsan handa na yung pictures namin kasi may mga magazine na ishoot ka pa, diba? Pero pagka you approach them with ready photos na never seen before. Pwede din yun, tanggapin nila. Wala talaga, minsan, merong hindi, kahit sa'yo sasabihin ko, pero sa live, hindi ko sasabihin ko sino yun. Pero, merong mga hindi rin nag-accept sa akin at the beginning. So, it was hard, and I felt like, kasi hindi pa naman ako nananalo nun, so bakit nila ako, ba't sila gagamble, di ba? Tama naman, naiintindihan ko din naman din. Pero, I'm glad that ngayon, mas madali na para doon sa mga girls at di na nila kailangang makiusap at parang, alam mo yun, yung makiusap ng mga gown at ng exposure at ng training. Lahat willing na ngayon. Pero minsan pagkada na nila, sila-sila na rin ang gumawa ng mga production na ito. Yung mga pasabog, sila-sila na rin. So, nung medyo may butas lang kasi, hindi ko lang ma-figure out. Alam ko yung story about the gowns, alam ko yung story about yung national costume, but kami naman, we understood that you would be going for Albert Andrada kasi usually, kapag kandidata, tandem-tandem yan kung sino yung kapag-host nila na designer. Doon muna tayo sa national costume mo. Ito ba may bas-bas ni Madam na lumapit kay Mr. Andrada? Yes, kasi that year, nagpa-national costume competition si Binibini at kung sino doon yung mananalo, kung sino yung mananalo, Miss Universe Philippines, yun, kung sino yung designer niya nung national costume, yun na rin daw yung sa Universe. Parang nagkaroon ng ganung voting nung year ko. So, naging automatic na kailangan si Albert kasi nag-promise na tayo sa mga tao eh, parang gano'n. Tapos,
So, kaya kilala na ni Madam si Albert kasi pumupunta si Albert sa office para sa costume. For the costume only. Yes, costume only. Costume only. So, ang nangyari doon, what about yung concept ng costume mo? Kasi, this is something, honestly, kasi very, very close to my heart yung sa Carnival Queens. And in fact, nung medyo nagsisend si Sir Albert ng mga snippets, hindi pa niya sinisend lahat, natikpikan ko na, ginawa ko, hugot naman ako ng hugot sa internet, pasa naman ako ng pasa sa Norman's blog. So talagang nung na-sure ka na, sabi ko, ay, Carnival Queen to. May take ka ba doon? Meron ka bang like hand in creating that costume? Or was it Sir Albert's idea? It was their idea completely. Hindi na ako nagpa-stress na pag-isipan masyado yung costume kasi alam ko na wala siyang bearing sa score sa Miss Universe. So, para sa akin, ayoko mag-focus doon sa bagay na hindi, not necessarily will make me win. Parang, yung year na yun kasi, tsaka, sa Miss U naman, diba? Nakahiwalay yung costume sa actual show. So, parang, hindi ko siya masyadong tinokus na sa ibang bagay yung isip ko. So, si Tito Albert yun at si Madam. Pero, everything was Albert except the headpiece. So, actually, ayoko sana may headpiece kasi ang dami na. Actually, wala rin dapat pa may dapat nga yata dalawa yun, pero masyadong maraming nangyayari. So, masyadong busy. That gown was very heavy. That national costume. Oo, nakita ko siya in person. Sinilip ko siya din sa store ni Sir Albert sa Makati. Hinuwakawakan ko na, sabi ko, shoot, ang liit ng katawan ni Pia. Kasi ang liit mong ang liit mong mannequin, di ba? May corset pa sa loob yun kasi. So, nag-message ka pa ng husto, di ba? Oh my God. May corset pa yun. Nahihilo na ako. Pero, medyo nahihilo nga din ako, actually. Di ba? Parang, pero, for us, ang galing kasi, syempre, yung Filipino pride na costume na Filipino ang gumawa after nung nangyari, of course, kay MJ. Yung talagang feeling natin, wait time natin ngayon, let, you know, please watch us do it right. And Sir Albert did it right. What about dun sa gown? Now, meron akong storya sa gown, pero ikakabit ko muna sa storya mo ng gown. Yung gown na blue, of course, Madam had other ideas. Alam naman na natin yan. Pero, yung storya ng gown mo, may, alam mo, ikaw ba nagpagawa nun kay Sir Albert? Or talagang ginawa lang ni Sir Albert just in case? Nagpagawa ko kay Sir kay Tito Albert ng blue na gown. Pero hindi ko na-request yung shade ng blue or yung cut. Pero alam niya na bagay sa akin yung ganun kasi. Parang nasubok na namin based on yung Susie mga... Susie and Jenna! No, alam namin na, bakit itatago? Yun yung lagi sinasabi ni Bessie, alam mo, problema sa'yo, Pia, kaya mukhang malaki ka kasi tinatago mo lahat hanggang dito. Lahili ko daw mag-turtleneck dati, ganun. Ay, tinatago mo kasi, ganyan. So, ba't ba kasi tinatago mo? So, based din sa, I don't know kung na-mention ko na to, pero based din kasi sa mga nasuot ko ng gown, previous gowns kay Tito Albert, yung blue talaga yung blue at yung ganung cut yung nag-stand out. So, tinandaan ko siya. So, eto yung maliit kong storya. Now, please confirm kung meron man akong konting involvement dyan at ewan ko. So, a few weeks ago or a few days ago, nung nag-uumpisa ka ng magpa-live-live, napag-usapan yung tungkol sa prelims mo na gown. Mm-hmm. And then, pinaskill nila yung gown photo nung black and silver. Pinaskill nila everywhere. And then, di ko masyado napansin kasi busy-busyhan ako. Pero nung binalikan ko, sabi ko, eto yung pinakaunang entry ko sa Sparkle Sunday. Sparkle Sunday is like my Sunday segment to show everyone na meron tayong gowns. So parang it's a gown thing. Yeah. So, nung 2015, may nag-approach sa akin. Okay. Tapos, hindi ko alam kung anong, hindi na ako nagtatanong sa kanya kasi ang gawain ko kapag meron mga mag-a-approach sa akin or meron mga magsisend sa akin ng messages,
well, wala naman akong platform, hindi pa naman ako tita noon, pero somehow nagsusumbong sila sa akin. So, I got a message saying, Lai, because that's my name, Laila. Lai, may problema. Sabi ko, bakit? Anong problema? Hindi ko alam kung anong involvement niya sa grupo, but he got hold of a photo without a head saying, this is Pia. Sabi niya, may problema tayo sa gown kasi yung gown ni Pia for prelims, masyadong malaki. Eh ako naman, although, parang source siya, parang siyang anonymous source, pero palaging tama yung mga binibigay niya sa akin as look. Ako naman, tiningnan ko, ang una kong tiningnan, yung kamay. Kasi alam ko, nung time na yun, yung nails mo, parang very, mahaba yung nails mo, nung nabibigay sa Miss Universe. Tapos, tinitingnan ko yung arms, tinitingnan ko, parang ikaw talaga. So, sabi ko, ako nga si Pia to. Sabi niya, hindi dumating yung prelims na gown, kasi nga, may, merong ulan dito sa Pilipinas. Hindi nga siya bagyo, parang low pressure area nga siya, kaya hindi mo mabigyan ng pangalan eh, na hindi nakarating yung gown. So, hindi nila daw, hindi nila ma-edit or maayos yung gown, kasi ocho diretso siya. Hindi siya yung parang pwede mong tastasin para tahi-tahiin, katulad ng rumor na nangyari kay MJ na dumating yung mga Pilipino at inayos yung gown for her. So, frantic sila. So, itong person na to, ang gusto nilang mangyari was to mag-chip in ng pera para bumili ng gown sa'yo sa Gucci na nandun sa baba ng Vegas yata or mga stores doon. So, sabi nila, like, gusto namin mag-chip in, pero hindi kami ganun ka-close. So, nahihiya kaming magbigay ng pera para mag-chip in. Okay. Sa gown ni Pia, anong gagawin namin? So, ako naman, kasi pabibo ako, alam ko yung mga designer, sabi ko, hingi kaya kayo ng tulong kay Monique Willier? Sabi ko, I was like giving them information kung saan sila kukubot. And then, active ako dati sa mga Emmys, sa mga Oscars. Out of the blue, sabi ko, try nyo kayang humingi ng tulong kay Oliver Tolentino. Tapos, di nag-prelims na, wala kami alam kung anong isusuot mo. And then, ako naman, tahimik lang kasi silent funny ako. And then, lumabas ka na naka-red gown. And then, we found out no Oliver Tolentino. Eh, 2015, to sabi ko, shoot, meron kaya akong kinalaman dito sa suggestion na to. So, ang gusto ko ngayon itanong sa'yo, ano ba? Ako ba ang susi dyan? Kasi mukhang meron kayong mole sa loob na nagtatanong kung paano kayo magkoconnect kay Oliver Tolentino and how you pick Oliver Tolentino as the designer of that day. Ano nangyari? Okay, yung sa usapan ng mga prelims, yung gown, ganyan, hindi, yung Gucci na kwento, yung mag-chip in for Gucci, this week ko lang nalaman yun, promise. Walang nagkukwento sa akin. Walang nagkukwento sa akin. Parang iniiwasan nilang malaman kung may problema. Na nagkakagulo yung mga tao to collect funds to buy or na i-contact si Oliver Tolentino. Hindi, actually, honestly, tita, hindi ko alam kung paano nangyari. Sino yung mga nag-usap-usap at paano nag-connect-connect. Depende. Sino ba mga common friends natin? Hindi mo alam kung itong taong hindi. Alam mo ngayon, nag-uusap-usap pa rin kami. Tapos parang, ngayon na napag-usapan na siya sa Miso, may isang nangalkal nung una ko mag-sparkle Sunday post. So sabi niya, tita, tama yung sinabi mo. Yan nga yung daw na sinasabi ni Pia na sabi ko, ah. So si Pia nga talaga yun. Sabi ko, ah. So totoo talaga na, sorry. Parang feeling ko, suggestion ko si Oliver Tolentino. So, ayan, guys. Oo, totoo. Ayan. So, wala. Nakakatuwa lang na may ganun. Tapos, parang, in a way, medyo involved pala ako ng very, very slight sa nangyari. But, maraming salamat, Sir Oliver Tolentino. Oo naman. Hindi, alam mo yung mga panahon na yan, although hindi nila kayo nakwento sa akin talaga kung ano yung nangyayari. Kasi, umiiyak na ako noon, nasa-stress na rin ako dahil hindi ko alam kung susunod ako kay Madam or hindi, or ano ba, will I defy her orders or do I follow her? Pero marami akong
alam ko, at marami akong narinig na mga kwento about so many people involved in just helping me get to that gown. Like, it wasn't just one person. Ang naririnig kasi nating kwento is, si Mama J, tinawagan si Oliver. Pero, si, ano yan, si, parang, meron pang, may Bessie pa dyan, tapos, may Marian Guidotti pa dyan, na mismong physically got the gown and brought it with her to LA. There are more people involved, and there's, na parang hindi siguro natin alam or hindi aware yung mga public. Definitely, I can say that that red gown was a group effort. Parang yes. Lahat tayo, nagpanik tayo na walang susuotin, so magtulungan tayo biglang maghanap. Parang ganon. So, feeling ko bragging rights, a nameless Tita Lavinia had some hand in it. So, yun na lang. Validation ko na lang yun sa sarili ko. So, yung but finally, nung talagang nag-finals ka na lahat, may peg ba kayo? May peg ka ba nung look na yon na nakaban ka? Ito ba talaga yung inisip mo or meron ka bang like photo from Pinterest or a queen na talagang pineg mo nung mga time na yun? Nung nagko-compete ako? Nung sa finals na, yung naka-blue ka na na-gown nun? Kung meron akong wala, tita. I can honestly straight up say wala. Oh, kasi ano, yun yung time na parang finally kasi ang focus ko lang naman noon basta Filipino designer gown plus blue. Yun lang. And because I got those two things, happy na ako. I felt like I was at my most confident, I was at my most beautiful. Hindi na ako choosy sa cut nung gown, hindi na ako choosy sa yung mga little details. Basta sa akin big move na. And big feat na nakapagsuot ako ng Filipino designer sa MU. At blue, syempre. So, sa akin parang hindi na ako masyadong choosy. Basta na napagbigyan ako, okay na yun. Grabe, hindi ka sakit sa ulo, in short. At ang hirap maghanap ng, di ba, hindi sakit sa ulo, eventually. Parang, ang nangyari kasi niyan, yung mga time na nagte-training pa lang ako, di nalulungkot ako kasi ang alam kasi ng mga tao is fighter, hindi sumuko si Pia, lumaban siya ganyan, pero hindi nila alam yung mga moments ko sa CR na umiiyak, na hindi ko na kaya, na parang parang dadating ako sa event, laban na laban ako, pero pag uwi ko sa bahay parang nakikipaglabanan ako sa sarili kong thoughts, yung mga negative thoughts sa isip ko na the voices in my head, yun yung ano kailangan kong i-silence talaga. Tapos, I remember, I was in the bathroom. Tumatambay ako sa may bathtub. Tapos, kausap ko yung kapatid ko at si Charlie, yung fiancé niya. Tapos, kinukwento ko sa kanila yung dilemma ko nga na, ano ba, parang hindi kami makapagsuot ng Filipino designer. Pero, nasa Philippines kami. Parang, fair ba yun? Parang, gusto ko makarinig ng, ano, ng advice galing sa hindi pageant fan at hindi masyadong, parang invested. Gano'n. Yung totoong opinion na, tingin mo, anong gawin ko? Honestly, parang meron silang na-advise sa akin na sobrang tumatak. Sabi, Pia, paano pag hindi ka nanalo? Anong take home mo sa lahat ng to? What difference did you make on the MU stage? Parang nawalang crown, without the crown. What kind of change or impact can you leave? Sabi ko, by wearing a Filipino designer. Talagang goal. Kasi ano yun eh, parang kahit na hindi ako manalo, nairampa ko pa rin, napakita ko pa rin, I still made a parang statement there. So sabi ko, kailangan i-push ko talaga to, but at the same time, ayoko naman maging pasaway kay madam. Kasi naniniwala din ako sa karma eh. Alam mo yun, yung actually, bago nga ako lumaban, may mga tinawagan akong mga kaibigan or mga tao na yung hindi ko man masyadong nakakausap. Tapos, nakipag-ayos ako sa kanilang lahat. Well, actually, konti lang naman sila, mga dalawa. Pero ano ha, kasi nababother ako pagka merong mabigat eh, na feeling. Alam mo yun, parang hindi ako okay. So, gusto ko muna, bago ko lumaban doon, walang tao na nag-wish na mag-fail ako kasi hindi nila ako, galit sila sa akin. Ayoko nang ganun. Gusto ko kahit sa side ko man lang, malinis yung konsensya ko. At alam ko na
alam mo yun, nakausap ko sila at okay kami. Ayoko nang mag-compete ng may sama ng loob eh, or yung parang merong kang mga hindi kayo okay, ganyan. Sa akin, dapat happy ka para happy din yung babalik sa'yo. Ganon. See, parang di mo nga na-realize na parang you're doing these things parang eventually kapag may corona ka na. Yung malinis talaga yung nakipag-ayos ka. Parang inayos mo yung spirituality mo, hindi lang yung physicality mo habang lumalaban ka. And I think this is something na, you know, everybody na makakahugot nitong palive natin, itong conversation natin na it helps pala talaga, no? Kung maayos mo yung mga relasyon mo sa buhay mo. Nakakaloka. Totoo. Kasi ang gulo na, no? Ang gulo na nung nandun ka na sa loob. Ang nangyayari kasi pagka nagko-compete ka, maraming voices, maraming boss, parang maraming expert. So parang you hear advice from different places, tas nakaka-overwhelm, nakaka-confuse, ganyan. So sa akin importante talaga na okay ka sa lahat para alam mo kung saan ka makikinig, alam mo kung kanino ka susunod, at alam mo na tama yung advice na nakukuha mo sa mga tao, hindi yung parang binubola ka lang or ina-etress ka lang or na everybody wishes you well. Yun. Maganda naman talaga yung feeling na yun, di ba? Tsaka, nung lumaban kasi ako, yung last na binasa kong book, yung The Secret, so parang power of attraction. Tsaka, kung meron kang bad vibes sa mundo, baka bumalik sa'yo. Ayokong i-risk yun sa competition. Kahit yung mga, even with those little details, I made sure that okay ako sa lahat. Tsaka, ano din eh, hindi ko rin kaya pag hindi ako okay sa isang tao. So, yun. Hindi naman sinasabing kaaway ko, ha? Wala akong kaaway, tita. Wala akong kaaway. Pero yung parang, kunyari, matagal na kami hindi nag-usap, tapos awkward na. Alam kong may something. So, pag-usapan na natin. Ano ba nangyari, Mars? Yung ganon. Hira pala kapag tipong, hindi ka na kaya kausap. Pininervyosin pala ako. Gusto mo akong kausapin. Parang, ano, yun lang. Okay. Pero, all good. So, nanalo ka na't lahat. Pero, alam mo, itong mga viewers natin, ang gusto talaga kasi nila, yung juicy details. Gusto nila yung anong nangyayari sa loob. So, hindi naman bawal sa inyo na meron kayong internet connection. Hindi naman bawal sa inyo na may mga telepono kayo. Nung nandun ka na pre-competition, nung nandun ka na sa mga 2 or 3 weeks bago mag-finals, nasustalk mo pa rin ba yung mga competitors mo? O sobrang wala na kayong time? Oh, nasustalk pa rin, syempre. Nag-engage mo. Kasi diba may umaakyat saglit, bumababa. Yeah. Oh, she's losing momentum or she's gaining momentum. Napapantayan. Napapantayan ko. Sensitive ako sa ganyan. Tsaka doon mo kasi malalaman yung ano mo eh, odds mo. Ikaw. Kaya paano mo malalaman na winnable ka kung hindi mo tinitingnan yung mga kapaligiran mo, diba? So ako, nakatutok ako sa South America kasi nandiyan yung mga magagaling at mga train talaga. So, doon ako nakatutok. And totoo yan. May mga girls na kinabahan ako nung nakita ko yung mga picture nila. Pero nung nakita ko sa personal, parang nagbago. Pero meron naman na hindi ko napansin noon. Tapos nung nakita ko na ngayon, parang, ay, saan galing to? May ganun din. Yun, sino yung ganung tipo? Kasi alam naman natin kung sino yung malalakas. Pero sino yung tipong sleeper na parang medyo wait? Saglit lang. Na bumita? Sa akin, yung mga... Parang... Okay, I could be wrong. Pero tingin ko, hindi masyadong... Parang... Nag-boom si Vietnam nung nandun na siya. Mm-mm. Feeling ko ganun, parang bigla siyang nag-catapult yung ano niya, yung social media niya. Si Japan, parang mas, kasi controversial siya na candidate, pero nung nakita mo siya sa personal, very soft-spoken lang at tahimik at mahiyain, pero may dating talaga. Tapos actually, mas marami yata yung isa, yung malalakas tapos biglang naging mahina nung lumabas. Hindi ko na tatanong sa'yo yun. Okay. Parang mas marami doon, bigla ko naisip, parang mas marami doon. Pero alam mo, revelation yun na, you know, that you would think na maraming malakas tapos sa personal,
kayang-kaya mo naman palang talagin. And I'll tell you why. A lot of girls, they don't say the real height. Sa height, nagkakatalo-talo minsan. Kasi parang ang nandun sa bio, 5'10". Tapos pag tinignan mo sa personal, 5, alam mo yung parang maliit pa pala siya sa'yo. So parang, eh ako, maliit na ako nun as a candidate. Maliit ako, 5'7 lang ako. So, meron pa palang mas maliit sa akin, ganun. Alam mo, yun yung parang akala mo, minsan kasi yung mga pictures, tas yung mga bio, ano eh, hindi sila masyadong reliable. Kailangan talaga, pag nag-start na yung competition at lahat sila nasa iisang lugar na, pare-pareho na ng lighting at iisang camera na yung ginamit, dun mo na makikita talaga yung mga, that's when the competition really starts, I think. So, nung na-meet mo na yung mga girls lahat, sino sa'yo yung facially beautiful? Yung talagang medyo nalungkot ka sa sarili mo, ang ganda ng face. Whether or not nakapasok siya o hindi, face muna tayo. Siyempre, maganda talaga si Colombia. Aminin na natin yun. Ako, nagagandahan talaga ako sa kanya. Hindi ako masyado nagandahan. Medyo na, honestly, yung katawan, oo, kasi nagkaroon ng transformation. Pero talaga, face, ganda siya. Parang, baka yung overall, yung package, yung buong dating, pero malakas talaga siya sa akin noon. Si Martina, si Brazil. Brazil! Martina ba? Brazil! Oo. Maganda rin yung face niya at kinabahan din ako doon kasi sabi ko, ganda nito. Ano mo yun? Tapos, oo, ganda. Tapos, pansin ko marami rin mga magagandang mga taga-Europe pero hindi sila masyadong lumalaban at mga bata pa sila. Pansin ko yan, ang daming candidates na galing Europe, mga bata, mga 18, 19, 20, mga ganon. Albania na lang eh. Albania nung papanahonin ka, di ba? Yung 18-18an. 18 ba siya? 18 ba? Yung ba yung magaling umaura? Siya ba yung si Aura? Oo, yung sexy girl. Sexy soldier girl. Naging sikat din siya eh, no? Kasi lagi siyang naka-aura. Oo, talagang cleavage kong cleavage, di ba? Si Dominican Republic, ako paulit-ulit ako sa kanya. Talagang gusto ko siya at mabait siya at gusto ko talaga siya. Oh, mabait siya, matalino. Ano yung parang buong package siya. Akala ko actually kakabahan ako pagka nakahawak ng mic to kasi ang ginagawa ko noon tita ganito. Pagka may front runner, okay, kata-try ko munang kausapin kasi gusto kong malaman kung ayaw mag-Q&A. Kung ko ibabase. Yan yung paraha mo eh, no? So parang, kasi merong magaganda, pero baka hindi naman kayang sumagot, ganyan. So bakit ako, bakit ko isi-stress yung sarili ko sa pag-aalala? Diba? Kasi syempre hindi mo maiwasan as somebody competing, nag-aalala ka sa mga pwede mag-beat sa'yo. And, kasi, importante talaga yung Q&A. Malaki talaga yung almost nagbabago yung tingin mo dun sa babae pag nagsalita na sila. Totoo. Diba? Parang kapag nagjo-judge ako ng pageant, ang nare-realize ko na kahit may isang candidate na na-ace niya lahat, evening gown, swimsuit, pero parang burado lahat yun kapag na-trump ka ng isang candidate na kanyang sa kudaan. Totoo talaga yan. Kaya meron yung mga, hindi ko nasasabihin. Pero, okay. Meron talaga. Kaya naman natutuwa din ako ngayon na hindi na lang isang beses magsasalita yung girls. Maraming beses na. Umpisa pa lang ng show, i-interviewin na ni Steve na parang, casual interview. Doon pa lang nakikita ko na ay, funny to. Uy, parang gusto ko siyang maging friend. Uy, mukhang masarap kasama to. Uy, parang okay siya. Diba? Umpisa pa lang, hindi mo pa sila nakikitang nakagown. Medyo alam mo na yung personality ng girls. Tapos, may 2 rounds ng Q&A pa. Para sa akin, dapat lang talaga, tamang-tama lang na kausapin nyo. Hindi yung pa-under na photoshoot lang ipa-flash nyo sa screen o yung mga video nila. Tapos, parang pagalingan na lang sumagot dun sa isang tanong. Parang hindi. Kailangan
it's like applying for a job, diba? You have to go through like a process para ano, malaman din kung sino yung best fit for that job. Because it is a job. It is a job, diba? At the end of the day, yes. Yung mga kasama mo ba na, you know, a lot of the 2015 girls, a lot of them, kilalang-kilala natin hanggang ngayon. Kasi ang dami sa kanila tumatak hanggang ngayon. So I'm just gonna give you like names. And then please let us know ano ba yung impression mo and yeah, bakit nakapasok, bakit hindi nakapasok. Unahin na natin okay. Dyan sa pinakauna mong minention, si Pham Hong ng Vietnam. Kasi okay. Alam mo hanggang ngayon, pag-uusapan pa rin siya kasi ang lakas niya nung time na yun eh. Ako ang nakita ko lang na naging problema niya noon apart from yung comm skills is nung nagko-competition na medyo nakakatakot na kasi masyado siyang pumayat nung habang nasa competition. Pero ikaw, anong impression mo sa kanya at bakit siya hindi nakapasok? Kasi sore subject siya ngayon. Until talaga, yung payat? Parang payat na rin naman siya nang dumating siya doon. Hindi ko napansin ha. Kasi iba yung ano eh, yung team, yung group niya. So, hindi ko siya masyadong nakaka-hangout. Although, ako yung sumundo sa kanya noong una siyang dumating. So, ako yung... nung dumating siya, sabi sa akin nung supervisor ko, darating na sila Vietnam, baba tayo, sunduin natin. Sumama ako. So, nasa lobby kami ni, I think, ni China. Tapos, hinihintay namin siya. Ang first impression ko sa kanya, designer lahat ng gamit niya, nakakaloka. Sobrang. As in, parang, designer lahat, pati maleta niya, Mars. Alam mo, parang, Mars, tinan mo yung maleta niya. Alam mo, parang talagang, sobrang loaded nitong babae na to. Ganon. Sweet siya. Sweet siya sa akin. Oh, tapos, ang tawag namin sa kanya, B. Yun yung nickname niya. B, kasi tinanong ko siya, naalala ko pa nun, tinignan ko yung name niya, sabi ko, what should we call you? Sabi niya, B. Sabi ko, okay. So, hindi ko na makakalimutan yung B. Kasi yung ano niya din, yung pangalan niya sa WhatsApp, may B. So, yeah, meron talaga po. Tapos, yun yung first impression ko sa kanya. Tingin ko, kaya hindi nakapasok dahil sa comm skills. Kasi, hindi talaga siya masyadong fluent sa English. Pati naman, nahirapan talaga siya. So, mahirap talaga pag ganun, di ba? Kasi kami, nung kinurunahan siya, kinabahan kami. Ang ganda ng katawan eh. Nipsan Nationals pa lang, kinabahan na kami, sabi ako, niya. One more thing, tita. Yung gown, hindi ko masyadong type. Personally. Ako rin, actually. Yun yung may ibon, di ba? Yun din sinasabi ko kasi by that time ang pumayat siya ng husto. So lalo tuloy siyang nalunod dun sa gown na yun. Payat na siya to begin with, pero napapansin namin na towards the end mas pumapayat pa siya lalo. Sino yung designer ng gown na yun? Sila. Hindi sa atin. Pero inisip ko, ano kaya to? Designer din kaya to? I mean like high-end designer din kaya to? Kasi parang baka hindi mag-translate sa atin. Kasi nung time na yun, hindi pa nabibridge yung gap ng fashion. Meron kasi talagang look na maganda. Evening gown pa rin siya, pero hindi siya pang pageant. Diba? Pang red carpet yan, pang statement moment yan. So, siguro yung time na yun, yun yung nangyari sa kanya. So, next, youngest, most beautiful woman in the universe. Ang paborito ng lahat, ang hindi mamatay-matay sa lahat ng mga gagawa ka ng troll account, yun ang gagawin mong profile photo, si Urbashi. Si Manay Urbashi. Meron ba kayong interaction together? Favorite namin siya. May isang time, namimigay siya ng bindi. Naalala ko yung time. So, meron siyang sticker, tapos maraming bindi. So, namimigay siya. Pero, ba't hindi siya napapasok sa tingin mo? Kasi grabe siya nag-mobilize ng pang-Vespa. Oo, kasi marami namang fans ang India. So, makakatulong din naman sa kanila yun. Baka sa closed-door interview, parang puro siya yung topic, tapos baka hindi nagustuhan ng judges. Baka ganon. Kasi letter I siya eh. So,
nauna siya sa akin. Alphabetical. Alphabetical kasi yung closed door interview, oo. So, tsaka hindi ko naririnig yung sagot ng ibang girl. So, wala akong masyadong idea how they did. Oo. Malalaman mo lang pag tinanong mo sila or pagka narinig mo silang nagkukwentuhan after you pick up some feedback. Pero, hanggang ngayon kasi, active pa rin siya doon sa group chat namin sa MU15. Tapos nagpapadala siya palagi doon ng mga music video niya, tsaka mga snippets ng mga sayaw niya, tsaka ng mga movies niya, ng mga ganaps niya, ganun. So, yung mga girls, congratulations! Nakakatuwa, no? Kahit napigilan mo yung parang, kasi syempre hindi naman din namin alam yung nasa loob, but it's nice to learn about these things. Kasi kung ano pala yung naiisip namin, yun din pala talaga sila in real life. So, siya. Parang tumatama rin naman pala kami kahit na hindi kami involved. Another one na gusto kong itanong. Ito kasi medyo naging controversial na rin bandang huli. At nung pumunta ka doon, ito yung inabangan talaga namin kung anong magiging interaction niya sa'yo. Laura Spoya, Peru! Ay, okay. Anya, parang ayun nga, hindi niya ako gusto eh. Parang hindi siya masyadong warm sa akin. I mean, there's no reason naman for me to kind of lie about it now because tagal na, tsaka I don't wanna lie also, diba? Although, she wasn't, hindi naman parang nasty, hindi naman ganun. Pero, na-sense ko din na, kasi magkasunod kami, diba? Peru, Philippines. So, parang, na-feel ko na hindi niya ako masyadong gusto. Medyo na-feel ko yun. Ano nangyari sa inyo? Kasi di ba nag-visit ka ng Peru at more than anything else, kami-kami na nakamasid sa inyo, binantayan namin, hindi yung Peru visit mo, binantayan namin yung body language na, na ikaw, na si Miss Universe na tumungtong doon. Anyari? So, sabi niya, kinausap niya ako, tapos sabi niya, mag-post tayo sabay kasi gusto na daw niyang inaaway daw siya ng mga tao tapos ayaw daw niya na isipin nila na parang magkagalit kami since I'm visiting Peru din naman, ganyan. So, parang sabi niya, mag-post tayo para di na magalit sa akin yung mga tao, ganun. So, parang pumayag ako, tapos parang hindi pa rin bumalik sa dati, hindi na bumalik talaga. Naging awkward na rin talaga. And yung parang naging weird lang nung time na yun is gusto nila ako yung mag-crown. Eh siya yung ano, 'di ba? Yung papa. I remember that. So, anong nangyari na lang, meet in between, dalawa kami. So, side to side kami na nag-crown. Dalawa kaming nag-crown. At alam namin yung original na isura niya. Although pretty talaga siya. Yung cute pretty. Yun nga lang, medyo yun. Pero, bye. I don't think na nabibring up siya, pero parang feeling ko, now is the time na medyo ma-bring up yan siya. Yung pambansang bestie natin nung time na yon, Miss Bulgaria. Meron ba kayong si Rodestina, tama ba? Moment together? Oo. Para i-push ka niya ng ganun. I'll be honest, hindi ko maalala. Walang supportive lang talaga siya. Walang tumatak sa isip ko na nagkaroon kami ng moment na parang, uy, support mo ako ha. Kasi kahit naman sa mga picture, parang hindi naman siya nahahagip doon sa mga story ko, Snapchat, o sa mga, kahit sa mga group photo, di ba? Parang hindi naman. Kaya alam mo, nagulat din ako na super supportive siya. Kasi parang, uy, thank you ha. Parang akala ko yung mga kakilala ko lang yung mag-cheer sa akin. Pero super nag-to siya. Alam mo, appreciate ko talaga. Tapos simula noon, naging ano na kami. Nag-usap kami at naging close na kami. Pumunta pa nga siya dito sa Pilipinas ka. So ako naman yung wala dito nung pumunta siya. Makakatuwa na may mga ganong candidates. Support sila sa'yo kasi nakikita ang kanila ng potential. Tsaka gusto pa lang talaga nila. Sa Pilipinas, nare-recognize natin yun. Talagang... Oo. Yung
hindi ka naman in passing lang, yun talagang, ayan, pambansang bestie, kasi, mm-hmm. diba, nakarating pa siya ng Pilipinas. Nakakatuwa lang, yeah. na nag-uusap pa pala kayo. Oo, nag-uusap pa rin kami, sabi ko nga, uy, bawi ako sa'yo next time pagka bumalik ka dito. For sure, andito na ako. O kaya pagka nag-reunion ulit, sabi ko, sumama ka kasi hindi siya sumasama sa reunion. Medyo malayo din kasi, pero next time. Ang balak namin na next reunion namin sa South Africa. Ah, sa South Africa. Diba? Why, diba? South Africa lang naman. Si, isa sa mga favorite namin, si Tuktuk Thailand. Alam ako mo, din, she's a little younger, no? Younger than the rest of you girls. Nagagandahan ako sa kanya. Totoo to. Ako, nagagandahan talaga ako sa kanya. Yung mga tao, sinasabi, hindi. Mahaba. Maganda. Hindi. Perfect yung kahit mahaba. Ang ganda ng hugis ng face. Tsaka, yung wardrobe at accessories niya, sobrang panalo. Alam mo, sa kanya nauso yung ano yung mga handcuff. Handcuff, ganito yun eh. Oh, ano yun yung nilalagay dito? Yung parang suot ni Catriona nung nagpasya ng crown. Alam mo, yung episode ko before this, yung finium ko kagabi, it's for Team Thailand. Na-mention ko yan. Sa kanya nag-umpisa yung may involvement ng engineering, involvement ng creative team, yung she paved the way kung bakit tayo naging competitive ngayon, not just for Thailand, ha, but for the immediate neighbors. Kaya ganito tayo makompete. Ang ganda nung styling. Ang ganda-ganda nung styling. Sobra. As in, ako, sa fashion, siya talaga yung parang, sino glam team nito? Bahiram nga, ganda. At sa sobrang impressed ako, finalo ko actually yung mga account na pag tinatag niya yung mga designer na, di ba magpo-post siya, tapos itatag niya yung mga designer, lahat yun, fina-follow ko. Follow. Yung isa pa nga yata, hinanap ko sa Thailand. Oo, kasi pinagpupunta ka na doon, di ba? Hinahanap ko talaga, parang sino gumawa ng ganitong dress ni ganyan-ganyan. So parang, ang galing kasi pageants also open your eyes to designers na hindi na ibang bansa din na ma-appreciate mo din yung mga gawa nila. This one is also a little sore. Ako naman kasi vocal ako. Pag meron akong hindi gusto, it's not because of your race, it's because yung thinking ko sa hulma ng mga beauty pageant girls. Ako hindi ako on board kay Miss Indonesia, pero nag-gets ko naman kung bakit siya nandun at kung ano yung naging purpose niya doon. Kamusta yung relationship niyo with Indonesia, knowing na medyo ang hirap ng relationship natin with the fans? Noong mga time na yon, honestly, hindi ko pa na-feel yung tension ng Indonesia at Philippines. Hindi tulad ng ngayon. Ako, hindi. Ang nasa isip ko na kailangan kong i-beat nun yung mga Latina eh. Hindi ako masyadong worried sa Asia. Hindi naman sa nagmamayabang ako. Sorry, Ani. I don't mean it that way. Huwag sana ma-misinterpret to. Pero, alam ko na ang powerhouse nandun. So, dun ako naka-focus. Although, sa friendship namin, sa aming dalawa, okay kami at nag-uusap kami, nag-chat kami. Kami yung nagsimula nung group chat ng MU15. I'm gonna also try to ask you because when I listen to the other interviews, parang hindi din masyado siyang na-touch. Napansin namin na Marquis, the stylist, we know about him. Kilala namin siya years prior to 2015 and then his work right after 2015. And we felt that he was so much happier when he was with you guys. And that period of his life, styling for Miss Universe, parang ang saya-saya niya. Ano yan? Nag-jibe kayo? Nag-click kayo? So, iba yung energy niya na parang game na game kayong mag-experiment ng looks na hindi kayo nakakahon at parang sobrang nag-flourish siya artistically. Yeah. What was that all about? Si Marquis kasi, siguro dahil sa nag-reflect sa styling or sa clothes yung relationship namin na personal. Kasi we had fun. Naalala ko yung first time ko na makita yung office niya, yung kusan yung mga damit, ganyan. Pagpasok ko sa loob,
kasi fan ako ng MU eh. Sabi ko, oh, so this is the room. Ganun-ganun pa ako. Wow, like, can I see, are these all the clothes that they wore? Was this Paulina's? Are these her shoes? Parang fan, fan eh. Ganun yung dating ko. Tapos siya naman parang busy lang siya doon sa laptop siya. Hindi niya ako masyadong pinapansin. Tapos sabi ko, what are all these? Can I take this? Ganyan-ganyan. Like, parang, kasi, ang dami niyang, mayroon siyang bowl na puro panali ng buhok. Ganyang kalaki. Puro panali yung ng buhok. Kasi pag nag-fitting yung girls, nakalugay, ayaw niya ng may hair. So, may naka-standby na panali doon na para tali mo yung hair mo pag mag-fitting tayo. Tapos ako naman, ay, pwede ba ako manghingi? Ganyan-ganyan. So, anyway, natutuwa siya sa akin na ganun. Tapos minsan kasi, nagbibis-bis ako ng kung ano-ano. Tapos, kakatukin ko siya. Parang, I just like to, like, joke around. Tapos, tuwing binibigyan niya ako ng outfit, never kong kine-question. Kasi nga, nasanay ako ng ganun sa binibini. Yun yung training sa, oo. Yun ang training sa akin na, pag yan ang binigay sa'yo, wala ka ng ibang options. So, pag binibigyan ako ni Marquis, well, actually, honestly, hindi na, wala naman akong sinuot na hindi ko type. Ano din ako eh, I love to dress up. So, when I put something on, ina-aura ko siya, tapos natutuwa siya sa akin kasi, ano, ina-aura ko siya na parang, oh my God, my cheese, yes. Tapos ganun kami mag-usap, oh my God, oh my God. Puro ganun ang maririnig mo sa kwarto. Iba yung reporting nyo eh. My cheese. Hmm. Tapos sabi niya sa akin, you know what, I could make a book. Sabi niya, one day, I'm gonna make a book ng lahat ng mga fitting pictures ng mga miss yun na naka-work niya. Sabi niya, gagawa ko ng lookbook ng lahat ng mga fitting nyo. Sabi niya, yung sa akin daw, lahat daw naka-aura ako. Lahat daw naka-aura ko, kahit fitting daw, kahit walang makeup, talagang inilalabang ko daw yung damit. Ng... bakla, bakla! So, tuwan-tuwa siya sa akin. Kaya sobrang naging close kami. Actually, kanina magkausap kami, kinukumusta ko siya. Ay, ang cute! Ang cute naman. Kausap ko siya kanina. Kasi, syempre, ang gulo din dun eh. So, si Esther, kahapon naman, kausap ko din siya. Yun din. Pansin din talaga namin na, ewan ko, siguro naman kaya din sila napalapit sa amin kasi apart from the fact na nakatuto kami sa inyo, parang sobrang in-embrace din nila yung ibang aspekto ng pagiging Pilipino eh. At mm-hmm. hindi ko nakita yun sa relationship nila sa ibang winners. Mm-hmm. Honestly. So, kaya rin siguro, first close-closean tayo. Pia, ito sobrang gusto ko rin talaga malaman. Ano yung feeling na pag sinabi mo kasing Fadil, ibig sabihin, nakatungtong ka na talaga ng Miss Universe eh. Ano yung feeling na first time na si Fadil nandun and sobrang crazy sa amin kasi ang dami mong litrato sa kanya. I mean, syempre kung nagbibilang kami. Alam mo, dati kasi, nung hindi pa tayo nagpi-play sa beauty pageants, mahagip ka lang ng camera, tuwan-tuwa ng mga Pilipino noon. May interview ka lang sa akin, mahagip lang yung sash mo, tuwan-tuwa ka na. Eh, nung dumating ka doon, although hindi mo pa talaga, siguro ikaw ma-establish kung gaano ka kalakas, kami, nagbibilang kami ilan ang litrato mo at marami kang litrato sa kanya. Anong feeling mo noon na parang, na-feel mo na ba na, ay wait, parang may leverage ako dito. Ganito kasi yung nangyari dyan. Matagal na akong fan ni Fadil kasi fan ako ng Miss You at alam ko siya yung kumukuha ng mga glam shot at I would always imagine what my glam shot would look like. Alam mo yun, parang wow, pagka-turn ko na, ganyan. Tapos ang training din kasi sa akin ni Doc Marlon, yung photographer, ganito sabi niya sa akin, Pia, you're in Miss Universe. Kinukunan ka lang ng photographer, what do you do? And then he starts shooting. So, kumaura na ako agad. Alam mo yung na-train ako niya, ni Doc Marlo ng walang, no instructions, just pose, just give me something. No instructions. You have to come up with it. So, parang natuto ako na maging, ano, mag-pose, na maging creative, gumalaw. Na-apply ko talaga kay Fadil yun. And I think we had fun. Kasi, ano eh, trigger happy si Fadil sa shutter, trigger happy siya, mahilig siya, beautiful, yes, yes, vocal. Ako naman, nadadala ako na parang, yes. Parang feeling of each other, no, yung energy nyo. Oo, parang nagmamatch kami, at pareho kaming Libra. Pareho kaming Libra, so talagang nagmamatch kami ni Fadil. Lagi niya sinasabi yan na, she's a Libra, that's why we get along. Ganun.
So, after no, nung una ko siyang nakita, actually, sa Miss You, nakita ko na dumadaan siyang ganyan. Hindi pa niya ako kilala. Nagpakilala ko sa kanya kasi kilig na kilig ako nakita ko si Fadil. Sabi ko, Fadil, I'm Philippines. Ganyan. I'm so excited to meet you. I love all your work. Tapos, nung kinuha niya ako, initially, yung kuha sa akin, yung naka-white na nasa casino table na nakaganon, yung may mga poker chips. White pa to, hindi pa to yung blue. Uh-huh. Hindi pa yung blue. After a few days, nakita niya yung result ng pictures, tapos sabi niya sa akin, we could do better. Tapos, we could do better. Sabi niya, come to me again, finish what you're doing now, but come to me again later, and we'll take your picture again. We could do better. Na, na-feel ko na, uy, hindi sa lahat. Magawa ko, ah. Na-feel ko na parang, uy, yes. Tapos sabi niya sa akin, take off your contact lenses, kasi bawas points yan. Sabi niya sa akin. Sabi ko, okay, hinubad ko. Punta siya sa rack. Tapos, daming mga gown. Isa lang yung blue, na yung parang mukhang Cheongsam na blue. Yes. Yung tapos yun yung binigay niya sa akin. Sabi niya, eto, susuotin mo. Tapos, dinala niya ako doon sa area kung saan niya kinunan si Ariadna. Same na area. Kasi, parang pwedeng gamitin yung hotel eh. Yung buong hotel. So, same kung saan sila nag-shoot. Doon niya rin ako nilagay. Tapos, so nakadalawang ano ko sa kanya, dalawang set ako. Natutuwa ako kasi parang nakita niya na eager ako na matuto at na maka-work siya. At na naging eager din siya na maka-work ako. Ganun talaga eh. Ganun talaga dito. Like, whatever energy you put out there, yun din yung babalik sa'yo. Naramdaman namin yun. Well, ang hirap naman din kasi sabihin ang naging paborito ka. Pero ramdam namin. Tipo kami, ay, nakadalawa na si Pia. Tapos meron pa siyang video. Kaya daw, ano, numbers-driven kami noon time na yun. So, nakakatuwa. Well, syempre, natutuwa kami kapag may, I don't know, maybe it's a colonial thing, pero natutuwa kami kapag may ibang lahi na magmamahal sa'yo. Pag yung ganun klaseng conversation.